Patuloy na naragdagan ang kaso ng diabetes sa bansa at ang lalo raw nakakaalarma, wala na itong pinipiling edad. At siyempre ang tanong, ano nga ba ang diabetes at may paraan ba para maiwasan o makontrol ito? Pakinggan at panoorin po natin nito mula sa eksperto. Nakakaalarma ang pagtaas ang bilang ng mga Pinoy na nagkakaroon ng diabetes. Ayon sa datos ng International Diabetes Federation sa Brussels, Belgium, noong 2015, mahigit 5 milyong Pilipino ang may diabetes. 1.8 million dito ang undiagnosed. Ang diabetes din ang pangpito sa nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino dahil na rin sa mga komplikasyon na sanhi nito. Ang mas nakakaalarma, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng diabetes ngayon. Ako po si Maria Cristina Nicole Gamis, 29 years old po. May dalawang anak na nagtatrabaho po sa call center. Pero ngayon, na-stop po dahil po na-diagnose ng diabetes type 2. Ang diabetes is isang metabolic disease na kung saan tumataas yung sugar level ng ating katawan, no? Minsan ito ay namamana. Dito kasi sa Philippines, no, madalami kasing nagkakaroon ng diabetes dahil sa sedentary lifestyle. Kung saan, hindi tayo pala exercise, hindi natin nagagamit yung mga energy or sugar level ng ating katawan na na-convert sana sa energy. Ilan sa mga komplikasyon na sanhi ng diabetes? Kidney problem, heart attack o stroke, matagal na paghilom ng sugat, foot ulcer, leg amputation at paglabo ng mata tulad ng naranasan ni Christine. Mabilis akong mangalay. Katulad ko niyan, maghuhugas na ako ng plato. Nabibitawan ko siya minsan, nangangalay ako. Tapos yung left leg ko, kailan lang, lagi siyang masakit. Pero never pa naman akong namanas. Kaso yun lang, medyo pagka yun, may sugat, masakit. Kasi sabi ng doktor yun nga, iwasan daw ang magkasugat sa paa kasi mas delikado. Yun, tapos yun sa mata, yun din, minsan lumalabo. Para makaiwas sa diabetes at mga komplikasyon na sanhi nito, kailangan natin talagang exercise ang ating katawan. At syempre, yung tamang diet din. Dapat bawasan ang pagkain ng mga matatamis at yung mga mataas na carbohydrates para hindi ito mag-accumulate sa ating katawan. Baka bubuti rin daw na magpa-check up sa doktor, lalo na kung may history ng diabetes ang inyong pamilya. At ayon sa Department of Health, tinatayang 3.5 hanggang 4 million na po ang mga Pilipino na mayroong diabetes. At para mas malinawan tayo sa sakit na yan, makasama natin si Dr. Lyla Celino, head of po ng DOHNCR Non-Communicable Disease Cluster. Good morning, Doc. Hello po, good morning. Good morning, good morning, ma'am. Ito siyempre ang maganda, yung sintomas. May nagsabi sa akin, doon ko nalaman na diabetic ako eh. Buti pa ang langgam alam. Ayan. Doc, ano pa mga ibang sintomas para malaman na ikaw ay nasa pre-diabetes o may diabetes borderline o diabetic na. Sige po, kadalasan po mapapansin natin sa mga pasyente yung madalas silang umiihi, lalo na sa gabi. Opo. Tapos parati silang uhaw. Correct. Tapos may ano, gustong-gusto nilang kumain pero mapapansin mo hindi tumataba. Hindi tumataba at saka parating mabilis mapagod. Oh, yun. So pero pagka once ikaw ay na-diagnose bilang diabetic na, ano yung mga complications? Kasi ang dami raw eh. Diba pag sinabi mong mataas ang blood sugar mo, maraming kaakibat na iba pang sakit. Tama po. Kadalasan pong tatamaan yan, yung kidneys, bato. Pwede rin po sa mata. Lalabo? Yes, lalabo or worst, mabubulag. Mabubulag. Oh my goodness. So kidneys, dahil yun nga, kaya maraming nagda-dialysis. Mm-hmm. Kasi hindi na ko-control yung blood sugar. Mm-hmm. Kasi para maintindihan marami, pag may diabetes ka, parang arnibal ang dugo mo. Kaya nahihirapan yung maliliit na ugat. Correct. Diba? Tama. Para maunawaan nila. Tsaka kahit na pagka ikaw ay ma-diagnose, iba iigan, ano, irreversible na yan. Yes. No? So kailangan ingat na talaga kapag medyo forever mataas na. Forever na. At may gamot po ba, Dok? May mga gamot naman po. Pero di ba mas maganda pong pag-usapan na dapat naiiwasan kasi itong yes. sakit na ito. Mm-hmm. Yun yung dapat nating matutunan. Okay. Paano makakaiwas na ikaw ay maging isang diabetic? So, sa amin po, kailangan iwasan yung apat na major risk factor. Okay. So, number one is talagang no smoking. Mm-hmm. Or kung nag-smoke, mag-quit na po tayo. Quit na. And then, avoid po yung binge drinking ng alcohol. Okay. Pangatlo po, kailangan proper diet. Mm-hmm. Balanced diet. Talagang pagkain, yes. ano? Oh. And yung ika-apat, dapat po talaga nag-exercise tayo. Galaw-galaw. Yes. Okay. A minimum of 150 minutes a week. Eh, Dok, kamusta naman ito inihanda nyo sa amin? Mukhang hindi namin... Mukhang ito yung mga bawal. Ano ba to? Mga bawal to?
mahirap naman pong i-deprive ang isang may diabetes kasi habang buhay. Correct. Okay. But we have to teach them na kung titikim ka, tikim lang. Hindi mo ano yung sarili. Okay, eto, tatlong donut. Hindi pwedeng tikim yan. Okay, pag tatlo. Hindi na po talaga so, kalahati. Alam nyo, para kayo ay hindi mag... Donut, pwede. Oh, pwede ka. Kainin nyo yung gitna. Oh. Walang laman. Para wala kang maduko. May ka-share ka. O may ka-share, di ba? Tapos yun nga sabi ni Doc, yung exercise. Kasi para magpawisan tayo. Yes. At bumaba yung blood sugar. Mabush yung immune system mo. Wala nang pinipili pong edad, Doc, di ba? Opo. Yun kadalasan nga, po noon, mga 40 and above. Okay. Pero ngayon po, may nakikita na tayong medyo mas younger. Oo. O, kasi nabanggit mo yung sa edad, Igan, di ba? Mm. Meron kasi tinatawag na juvenile, yung mga bata. Yes, pero ano po one. Yung mga type 1, type so, 2 na yan? So, yun po, inabanggit nyo, ma'am. Type 1 po yun. Kadalasan nakikita yun sa bata. Bata. Yung pinaka-common po is yung type 2, yung adult onset diabetes. Mm. At saka yung isa po, yung gestational diabetes. Kung saan nakikita kita naman natin sa mga buntis. Ang pagkakaiba nung kasi, ang type 1, wala na silang pancreas. Mm. So, wala ever silang source ng, ng insulin. Or ang type 2, acquired. Oh, ang type 2, may pancreas pero hindi kaya. Nag-produce but pero not hindi, enough to control yung pagtaas ng blood sugar. Pagka may type diabetes 1, type ba, 2. Ano rin, parang nanghihina ka? Yes. Kasama yun. Kasama rin yun. At hindi na, ito madalas, erectile dysfunction, di ba? Na naging isa sa problema na rin ng mga kalalakihan. Okay, Doc, ito, fact o myth naman tayo. Ayan. Ito, ang tanong eh, nilalanggam ba ang hihina ng taong may diabetes? Ito, dyan ko nalaman. Talaga? Kasi yung toilet bowl namin, nadalas na may langgam. Eh, sabi dati ni namayapang Senator Plavier sa akin, buti pa ang langgam alam. Ayan. Yun ba isa sa mga pwedeng factor para ikaw ay magpatingin na? Totoo po yan. Kasi pag mataas na po yung sugar sa dugo, pagdaan niya sa kidneys, dapat kasi normally, kung normal ang blood sugar, mabalik yan eh, hindi yan lalabas. Yes. Ah. So lumalabas na rin po yung ihi, eh yung sugar dun sa ihi. So nilalanggam talaga nilalanggam ang ihi. Papansin mo na. Akala nung langgam, ano eh, no? Naka-jackpot sila eh, no? Ihi pala yun. Oo. Oh, ito, ang isa pa, ano, fact or myth? Oh, hindi sa pagkain lang to, ah. Oo. Okay. Namamana ba yung sakit na diabetes? Yun po, depende sa type. Mm-hmm. Pero ngayon kasi lalo na yung type 2, huwag nating sasabihin, ah, wala naman kaming lahi, hindi ako magkakaroon. Na, lifestyle kasi nga siya. Acquired. So, depende sa kung anong ginawa mo sa buhay mo, no? Yes, yung pagkain, pagkain. So, talagang change of lifestyle. Yes. Kasi marami yung kilala na matay sa diabetes, hindi sa komplikasyon. Tama. Sa tigas ng ulo, di ba, Doc? Totoo naman yun, no? And then, that goes kahit anong sakit, di ba? Yes. Pag hindi ka talaga nagpa-check. Ito, napag-usapan na natin. Mm. Ito, yung pagkain daw ng sobrang matamis o may asukal, yung mga tao may diabetes, masama po ba yun? Huwag naman natin pakainin ng sobra-sobra. Yun nga. Yun lang, ano? I-avoid talaga nila as much as possible. Pero kung hindi talaga maiwasan, tumikim lang. Maghanap ng kasama na kakain. Para konti lang. Yes. So, para lang mas malinaw, pagka-diabetic ang isang tao, more on gulay ba yan? Ano yes. ba? And dapat balance yung diet. Balance diet at saka dapat tansyado. Yes. At ito, nananakot na kami kasi seryoso itong sakit na ito. Totoo naman. Bukod sa pagkabulag, Doc, pwede kang putulan din ng yung paa. Legs, binti o hita. Pag nagkasugat, hindi ka agad gumagaling daw. Depende po kasi pag hindi mo na-control yung blood sugar. Okay. So kung controlled tagal. Kasi, walang masyadong komplikasyon, wala tayong po problemahin. Okay. Pero pag nagpabaya ka, yun. Hanggang saan po ba ngayon ang inaalam? Kasi dati 110, ngayon po ba, global ano, no? Anong accepted. Pinapayagan na blood sugar count na, ng isang diabetiko? 100? Hindi po. Kailangan po nasa 90 to 110 siya. Ang layo. 90, ano bang, kanina ba nagdano ka, test ka? Ang blood sugar ko nasa NLEX, ang layo sa Quezon City. Oo. De, pero everyday ka, Igan, di ba? Hindi, kasi every other. Ako naman, hindi sa food eh. Oo. Alam mo naman yun, lack of sleep. Ayun. Di ba, stress ang kasama so dyan. So stress din. Oo, parati kaya, pa naman kaming puyat. Oo, lack of sleep. Okay, Doc, ano maipapayo nyo sa mga kababayan natin ngayon na baka akala nila wala pa silang diabetes? So, ang diabetes po, maiiwasan yan. So, dapat po talaga ni pinapractice pala? Natin yan. Ba't ngayon ka lang nag-guess? Sana pala, okay, maiwasan dahil. Practice po natin yung healthy lifestyle. Again, no smoking, no to binge drinking of alcohol. Balance po dapat ang pagkain natin, yung
may prutas, may gulay. Go, grow, and glow. Yes. At pawisan. At saka dapat, let's okay. exercise. Maraming salamat, Dr. Celino. At sana, yun nga, sumunod tayo sa payo ng ating mga doktor.